Ito po, babala sa mga estudyante dyan. Ingat-ingat lang po kayo sa pagpili ng mga kaibigan at organisasyon sa inyong mga paaralan para hindi magaya sa estudyanteng ito na nabiktima umano ng hazing. Kung papaano, alamin natin sa report ni Sunny Kasuya. Nakitang patay ang isang law student na hinihinalang biktima ng hazing sa Maynila. Kinilala ang biktima na si Horacio Castillo III, 22 anyos, first-year law student sa University of Santo Tomas. Ayon sa magulang ng biktima, nagpaalam si Horacio noong Sabado ng gabi na dadalo sa welcome ceremony sa pinasukang fraternity sa UST. Nagtaka ang magulang ng biktima dahil lumipas na ang isang araw ay hindi pa ito umuwi. Biglang tumanggap ng text message ang magulang ng law student na nasa Chinese General Hospital ito at patay na kaninang pasado alauna na madaling araw. Napag-alaman sa inisyal na report ng Manila Police District na Linggo ng umaga nang makita ang katawan ng biktima na nakasilid sa isang bag na iniwan sa bangketa sa Balut Tondo. Itinakbo sa Chinese General Hospital ang biktima na puno ng pasa, paso at mga marka ng kandila sa katawan pero idiniklarang dead on arrival. Sigaw na magulang ng 22 anyos na law student, hostisya sa pagkamatay ng anak. Isa sa ilalim sa autopsy ang labi ni Castillo sa araw na ito. Sunny Kasuya, DZRH News, naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita at mag-comment para alam namin ang opinion mo.